Hello guys! Welcome to Shane Zone. This is your host, Shane Lee. At nandito tayo sa isa sa aming kaibigan at best friend ng aking brother, si Boyet Guillermo. So, antique collection siya, mga vintage collection, classic. So, itutour ka namin dito at i-introduce ni Mr. Boyet Guillermo. Ito siya, pakilala na namin sa'yo, si Mr. Boyet! Hello! Hi. Kumusta? Pakilala mo naman yung lugar mo. Oh, nagulat ako ha. Grabe dito. Sabi ni Kuya, pwede daw yes, eh. Okay. Special all lang. All the time. Oh, nga pala. Welcome to Casa Guillermo. I call it Casa Guillermo. Casa Guillermo. Dapat gumawa ka ng may Facebook ka ba? Yeah, meron pero hindi ko pa naumpisan. Gumawa ka ng Guillermo. Yeah. Yes. I have to make the page para ma-enjoy rin ng mga viewers. Yes. Mga makakita ngayon. Uy, watch out ha. Okay. Tsaka, wini-welcome ko kayo ngayon sa Casa Guillermo. Sana ma-enjoy nyo yung aking maliit na collection. At least, mabigyan ko ng konting tips kung may matututunan ba sila talaga. Yes. sigurado. Sige, so lang naman simulan na natin ang pagtutor at papasok na tayo sa loob! Makita ko ngayon ang loob ng lugar ng mga antiques. Yan, makikita mo. Yan. Isa-isahin natin yan mamaya para mas malinaw nyo makikita mga antiques collection. Hindi pwedeng sa loob, hello, sa labas. Yes. So, this one is the 1950 stock kind gas pump. It is locally purchased here sa Pilipinas. Then, nakuha meron mo siya. Meron na, may... Yeah. Siguro, nag-start kasi dito, 1920s, meron na tayo rito eh. May mga gas pump na tayo, but mas luma talaga sila. Mm-hmm. 20s, 30s, 40s. This one's almost 50s na siya. 1950s na. 1950s. But hindi na pala natin naabutan to. 1950s. Yeah, medyo may edad. And actually, I bought it sa isang nagtutulak, nagbabakal bote. Mga junk. Yeah. Dadali na sa junk shop, papakili na. Eh, nakita ko, sabi ko, sandali. Bro, baka gusto mo, bilhin ko na. Sandali mo. Saan ko ba dadali? Sa junk shop, papakikili mo. But, sabi ko, hindi na. Ako na nakukuha. So, that's the story. Kinuha ko siya. As in, medyo bulok. Bulok na lang. So, now, paano ginawa yan? Rine-restore ko sila. Yung, kasi there are two types of restoration. Mm-hmm. The one is yung total restoration. Ito yon. Means, mula sa bulok, mula sa sira, bubuin ko siya, pipitura, maayusin ko siya, ibabalik siya sa former glory niya. Yung ano niya yung itsura nung lumabas sa kumpanya. Okay. So, that's the total restoration. And the other thing is the patina restoration. Patina restoration is kung ano ang stage niya ngayon, nung item na yon, lilinisin mo lang siya. Ipatap ko, so parang lilinisin mo lang siya. Yung kalawang, huwag mo alisin yun. Kasi minsan nandun ang value. Mm-hmm. So ngayon, alisin mo lang yung mga dumi-dumi niya, then i-preserve mo lang siya. And that's patina restoration. Oh, patina restoration, alam nyo na. And patina, hindi patis ha, patina restoration. Patina. And total restoration. These are all total restoration. Magmukha ng bago. Magmukha na siya yung bago. Total restoration. We have the gas pump,
we have the air pump, yeah. And this one is an oil pump. It's oil pump. So this one is a gear. So shell talaga yan? Yeah, and parang ginawa kong motif ko is shell. That's why puro shell ang parang set of shell. Mm-hmm. Petromobilia, they call it petromobilia. Kasi more of automobile use. Mm-hmm. So yun. Sige, ipa tayo sa itong area mo. So ano naman itong mga to? Yeah, those are tube radios. Di tubo sa Tagalog. Bakit de tubo? Kasi yun ang unang sistema ng radios eh. Mga radios, may tube siya sa loob. Yun yung parang bumabaga siya ng mga tube na tinatawag. Mm-hmm. So yun ang mga sinaune. From early 1910, 1920s, yun ang mga radios natin. From gramophone to tube radios, then solid state radios and transistor, then IC na, integrated circuit is the latest one. So yun yung system niya ng evolution of radios. Mm-hmm. So we have specific wood tube radios and Bakelite. Bakelite are those look like plastics, but they are not plastic. They are bakelite. They are very sensitive. Sa pag nabagsak mo, pasad talaga siya. Yes, those are bakelites. Wow. And we have the modern plastic. They call it modern plastic, but they are made early 50s pa rin. But during the 50s, modern plastic nang tawag sa kanila. Mm-hmm. Parang ganun. Yeah. And those are tube radios. And this one is a ceiling fan. Mm-hmm. That is patented. No, it's not really patented. Patented is almost 1800s, but this one is made in 1908, something like that. 1908. Yes. Tagal na rin. Yes. Ang istorya niya kasi is from UP Diliman Library. It's owned by a librarian. Binili niya sa auction ng UP. Mm-hmm. Paano napunta sa iyo? Isa sa apo niya is sabi. Gusto ko i-for sale na yung isa namin fan ng lola ko. So, that's it. I bought it. So, this one is very... Gumagana pa yan. Yes, it's still working. And, ayun! See, it's still working. Wow, galing. And hindi natin masasabi kung sino naging presidente ng Pilipinas ang nagre-review during that time at nahanginan. Kasi nasa library ito. So, swerte ako, nahanginan ako ngayon. Yes. Wow, ito na ang talagang luck natin. Oh, nasali ako sa luck. Yeah, still working, okay? Very good. Okay. Those are ceiling fan. Mm-hmm. And these are the brass fan na during the 30s, the 40s, siguro hindi pwedeng malikot na bata eh. Ah, diba? Oo. See? Butas. You can put your phone. Yeah. Mm-hmm. Putol ang daliri. Kaya siguro pag gala. So, na-restore mo yan? Or yan yung sinasabi mong ano ulit? Yeah, I restored. Kasi nakuha ko siya. Yung brass niya hindi na ganyan ang kulay. Hindi na siya mukhang brass. Mm-hmm. Mukhang na siyang ordinary electrical na bulok. So, I restored it. Na ilinabas ko yung kanyang grill are made of brass. Mm-hmm. The blade are made of brass. That's it. Repaint ko lang siya. GE ba yan? Yes, it's a GE. Grabe. Okay. Iba yung mga dati, yes, no? Yes. Compare sa ngayon. Yes. And we have this one, yung minom. Mahilig akong gumawa. Kasi kung alam niyo, this one, they call it blowtorch eh. Or soplete sa Tagalog. But ang ginawa ko, I modified it. Ang ginawa ko siyang lampshade. Galing. With the accent na, di ba? Ito mo. So, saan mo siya ginagawa dito na sa labas ng bahay? Yes. Yan lang. Sa garahe. Parang gano'n, yun yung mga ginagawa ko, parang minumodify ko sila, something na, parang pampapakinabangan ko. Mm-hmm. Kasi sira na siya eh. So, kaysa itapon na ano, gawin mo na lang lampshade. May gano'n. Okay, this is a train telephone. It's been dated 1898. Yeah. See? Na, yung dito ako magsasalita. So, na-try mo ba yan kung gumagana rin? Yung line niya kasi, it's, you need an operator. Kasi during 18th century, wala pa yung mga operator assistant pa. Oh. So, you have to crank this one. Mm-hmm. Still, this is a dynamo type na nag-produce siya ng current. Para mag-give siya ng signal doon sa operator na
you pick up it up and gusto kong tumawag kay Mr. Ganito. So siya ang tatawag siya, for siya you? Siya ang magkoconnect sa'yo. Ah, ikaw connect okay. Ka niya. From line 1 to line 3, something like that. Galing. So yun ang sistema ng sinagina. Old, very old school. Sobrang old school talaga. Old school, yeah. This one is the cuckoo clock. Yung cuckoo, cuckoo. Those are cuckoo clocks. Those are cuckoo clocks. Pag umabot na alas 12, tutunog. Ayun. Yeah, then 3 o'clock. 3 o'clock. Then there's a melody chime inside. Mm-hmm. May melody din siya. Then still then all clocks. Then, dapat talaga maggawa ka ng malaking museum mo. Then these are what we call mantle clocks. Mantle clocks, wall clocks, cuckoo clocks, sheep clock. And other clocks. Oh, andito may radio pa rin pala. Yes, I really love the radios. I have 100 plus radios. 100 plus radios? Yes. Grabe. Yes. Oh, I wish may isa ako niyan. Yeah, pero pagka pinagana natin. Yeah, they are working. Pero yung iba, hindi ko pa na talagang totally restored yung kanilang system. But yung most of them are working. You know? Wow. Then, oh, love it. Diba yung mga nagbebenta ngayon puro vintage? Yes, yes, yun na nga. Wala ka lang nilaban dito. Yan yung ating mga... So may coffee collection ka pa? Yes, yes, yes. Coffee grinders. I have lots of coffee grinders. Iba-iba klaseng coffee grinders. Cuckoo clocks still. I have lots of cuckoo clocks. And there are all genuine cuckoo clocks na yun talagang from Germany and Switzerland. Mm. And then yung coffee grinders. See you. Diba yung, yan, yung mga coffee grinders. Even this chatter lamp, yung spotlight sa chatter. Ayos to ah. It's from England, something like that. And this is the oldest intercom. This one is an intercom. Yes, not a telephone. Not a telephone, it's an intercom. But during turn of the century, 1900s probably. And, ayan, mga, these are 1800s coffee grinders. Wow! 1800 coffee grinders. Yeah. I love coffee. Ah, so we have still coffee grinders. Coffee grinders. And this one are the, you know, the siphon. Siphon. Yes. Yeah. I have siphons. I love siphons. I have all, not all siphons. This one are gramophones. What is that? Gramophones are the first invented by Thomas Edison. It's something like this one. So, music. Yeah, it's music. It's using a long playing records. Ooh. And still mantle clocks. And this one is, if you know the Viewmaster, this is the first one, 18th century. Wow. Galing. Yeah. It's a museum piece. Do you like that? Cosmos, yes, yes. Cosmos original content, CD, cup, and also fresh soft drinks origin. I'm born 1969, so 50 years old ako. This one, around grade 1, 25 centavos, this one. Wow. I really love this one. Lasang Coke? No, it's a root beer. Something like this one, Sarsa Paridia. Cosmos is a Sarsa Paridia. Okay. And I still have some old stuff that is still on the box. Like this one. This is a camera that has a radio on it. It has a radio. A camera. Wow. Two in one. Camera and a radio. Amazing. In one, yeah. And still, this is what we telephone music cradle. Mm-hmm. Yung pinapatong mo yung phone para hindi siya ma-init. Pwede mong bagsakin kapag may nagagalit ang phone. And this one is the photo. Marami na alala to. Chocovin. If you can remember this one, the Chocovin made by Magnolia. Yeah, it's a Chocovin. Marami naman eh. Bottles na. And this one are check writers. Yung sa bangko. Yung sa cheque. Yeah, it's almost new eh. Oh yeah, check writers. U.S. Navy, World War II. Ship clock. Another big coffee grinder. Wow. Yeah, it's nice. A coffee grinder. This one is a lagayan ng langis. It's an oil. Yeah, yeah. Nung 1910, kung ganon, yeah.
Lagay ng langis, isasalin mo sa engine mo, ganon. Per quart. Kung ilang quart ang naman yan. This one is the carriage clock, kung tawagin naman niya, it's a carriage clock. Lamps, wood-based lamp, glass-based lamp, metal-based lamp, and ostrich. Ostrich egg. Ako yung amin na ibasag ng aming pamangkin. And the travel alarm clock by Seiko. It's an original Seiko. Still working, good condition. Wow. And yan, gumagana pa yan. Laki. Taximeter yan. Ang laki naman yung taximeter. Ayan, naabutan ko yan. Yan, taximeter. So, in-improvise mo na, nilagyan mo ng ano, yes, tubo. Yes, yan yan. Kasi ginawa ko siyang steampunk. They call it steampunk pala. Discuss yung steampunk kasi para i-modify mo siya, lagyan mo siyang ilaw, ganon. Ganyan yung mga gusto ko. Steampunk yan. Steampunk ang ganon. I have the coffin radio. Coffin radio. Ah, this one. Yes, this one. Is a coffin radio. Kasi, pag binukas mo siya, mukha nga siyang coffin. Okay? That's a coffin radio. This one is a tombstone radio. Kung sa Tagalog, lapida. It's a tombstone. Naman. It looks like mukha a tombstone. Yes. Yeah, di ba? Yes. So it's a tombstone radio. And this one is a siren. It's a siren for truck siren. Truck siren. May ilaw sa harapan. May ilaw siya sa harap. Okay. Yes, and this one is a ship log. It's something like parang speedometer ng barko. Na 18th century pa siya. So may mga attachment pa yan, then iikot yan pag basta something like that. Mm-mm. So it's a ship log. Now, taga 18th century pa siya ginagamit ng mga unang mga barko natin. Diba baka Titanic gumamit pa niyan. Ito, radio din tong malaking to. This one or TV? TV, television. Remember, yung binubuksan, karamihan. Yes. Diba? So black and white yan? Yes, yung black and white. Tapos yun na nga, nung panahon ng Voltas 5, Mazinger C, sinususian ng mga parents natin yan para nila makapanood. tama. Yeah, it has a key. Kasi pag-renosin nga yan, sususian dito yan. Dapat ulitin ngayon yan, ano? Yeah. Disusi, ano? But this one is still working. Medyo nagloloko na yung volume control niya. Something like that. But it's just a television. Yeah. This one is a World War II walkie-talkie. Ang laki namang walkie-talkie yan. Oh, so, yan, matigas seven. Yan. Huh? Tipong pag binato sa ulo mo. Basagan mo ka mo dyan. It's a World War II walkie-talkie. Medyo rare na yung mga piece na yan. Kasi, pag World War II, alam mo. Pero, bata pa, para sa akin yung 40s lang yun eh. Yung mga lamps. Mga hurricane lamps, kung tawagin nila. Yung mga lamps na yan. Very important sa atin yan eh. Kasi lahat ng mga panahon na wala pa tayong ilaw, yan ang talagang gamit. Itong green na to, ano yan? This is a microphone. Yeah, this one is a microphone. Yan. It's a microphone. Desk mic. Oh, so you get parang test mic kung tawagin nila to na size 93, ladies white, or something like that. Mga ganun. Or paging, ganito, paging ganyan. Okay, this one, this is the one. But this one are the mic. They call this one is the Elvis mic. That's the Elvis mic. Sikat kay Elvis yung mic na yan. So they it's made by Shure, but its name, na pinangalan nila parang Elvis kasi yan ang lagi niyang ginagamit. It's also also a mic. Medyo sa collecting mahirap ang mga mic. Mahirap mag-collect ng mic kasi parang I don't know why. Diyan ako nahihirapan sa mic, but still I have 6 type of mic ata or 5 na at least nakaipon ako kahit papaano I collect those mics. This one is yung papasukat ka ng salamin, but this one is the old one. See? Very old. This one are 1910s to, yung pinapagdala mo ngayon. Very old. Galing. 1910 pa. Luma na talaga yung mga yan. This one timbangan ba yan? Timbangan? Yeah, sa letter. Tama. Sa sulat? Yes! Oh. So, mahal ako sa jewelry eh. No, sa post office. So, dyan nila tinitimbang yung mga letters kung magkano. Yeah. Oh, via airmail, something like that. Wow, yeah. Amazing. Camera ba yan? Yeah, these are cameras. Brown holiday. Ay, cute! Astig! Yeah, these are cameras. Holiday camera by Kodak.
Wow. These are, I guess, 50s or early 60s. Mukhang mas precious ang mga laman dito sa loob. Ayan. Clocks. And this, the meter. These are taxi meter also, park meter. Yung mga park meter sa US noon. Sa US, wala yes, sa wala atin. Sa atin, wala sa atin yan. And these are Cupid's dolls. Cupid dolls. Cupid dolls. Mm. Siguro alam ng iba yan kung sino si Cupid doll. Nakita ko ata yan dati nung bata ako eh. Yeah, Cupid dolls. Cupid dolls. Then radios, and this is yung temperature natin na nagre-read siya, nagre-record siya. Hmm? Something like that. No, i-re-record niya yung 7 days, 1 week temperature natin. I-re-record niya dito sa paper. Weather temperature. Yes, weather temperature. I-re-record niya sa paper. Yeah, it's an old one. Siguro 50s din siya. Mm-hmm. Or early 60s siya. Ganun. And Samsung these are gramophones. Ah, everything is gramophones. Yes, these are gramophones, wall clocks, assorted na kung ano, cameras, kung anik-anik ng very so, old. So, ito mga to, yung mga pinaka-precious. Something like that, And weighing scale na, candy store weighing scale nandoon. Mm-hmm. And gramophones pa rin. Mamaya magpapatugtog tayo ng gramophone so that wow. We can see na, that one is so, sumasayaw ba kayo ni Mrs.? Yeah, something. Alam mo, meron marami may tango pa niyan. Yung mga ganun music. So, these are yung mga, parang lamp. Lamp. Yeah, it's from Binondo actually. Originally from Masangkay, this one. Mm. I bought it in Masangkay, Binondo. Nakita ko lang sa ads, so pinuntahan ko pa siya. It's still working. And these are radios na malalaki, console radio. Floor console radio, they call it. It's made by Zenith. And wala lang Zenith ngayon, right? Yeah. And these are Chenner spotlight. Sa barko ba yan? No. Not really. No, it's a much chatter. On chatter. Yeah, chatter spotlights. Ito jukebox ba to? Yeah, parang jukebox, ano siya, pero di ba, ang jukebox, I have the big one there, the original jukebox. This one is a wall-mounted jukebox, parang selector mo lang. It will be a selector lang ng jukebox. Mm-hmm. Okay. And I have the Viewmasters na mga old, this one are old Viewmaster. Mga, nakakalikabog na nga siya, dala na yan. Okay. Old Viewmaster yan. Or Viewmaster. Mm-hmm. Kasi ang alam natin Viewmaster medyo na anuhan natin is medyo modern Viewmaster, the red and white Viewmaster. Yun yung mga ano natin eh. Ito, pag nakita nyo na ito, maalala nyo na. Nabutan ko yan. Yan, Viewmaster. But this one is the first one. Oh. Yan, so, see the evolution? Mm-hmm. This one is made of Bakelite. This one is made by plastic. Ito, Bakelite. Pag nabagsak mo, basag. Yan. That's the difference between the old and the medyo modern na rin during our time. Mm-hmm. Oh, kaya iba na siya. And this one is a baby stroller. 1940s baby stroller. It's a stroller. Oh, stroller yan. Yeah, stroller yan. Yung may kulay-kulay pa. But originally, this one is what we call patina restoration. Still nakikita mo. Oo, kalakalaw niya, yung kahoy niya. Hindi ko siya repaint, hindi ko siya. Yan ang patina restoration. Oh, that's a sample of a patina restoration. Oh, gusto ko yung maletang yan. Ah, this one is it's a nice bag. Galing. It's a nice bag. And this one is a fireman hat. No, it's what we call the miner's hat. Yung mga minero. Mm. Nagmamine ng mga mina, mga coal. Then this one is a carbide light. Here. It's a carbide light. Mm-hmm. Hindi, kailangan, kung alam niyo yung kalburo, yun ang kailangan niya to fuel this one. Para mag-sindi siya, para mag-apoy, magkaroon ng light. Mixture of carbide and water will produce acetylene gas. Then, light it up, sisindi na siya. Oh. Okay. Hindi ba mainit 'yan sa sarili? Parang no, puro baka 'yan. Ah. Yes, this one is plastic. Parang plastic pero hindi siya plastic. Oh, so yung siguro sa heat resistance. It's a miner's hat. May laruan pang robot na radyo rin. Yes, this one
sikat na sikat siya during the time kasi ano siya? Passion? Kasi may cassette siya. Mm. Nakakatuwa ito eh, no? May cassette siya. Gumagana siya. Kaya lang medyo... May remote siya, gumagana yan. Actually, originally, nauutusan ito na ire-record siya. Ganun eh, ganun yung sistema niya. So, noong pa lang meron na. Yes. Hindi na kang inuntay pa ngayon. This is, hindi naman siya ganun katanda, pero mga early 80s. Early 80s. So, vintage na yan. Kasi, there are types of collection. Mm-hmm. We have the antique, we have the vintage, we have the classic, mm-hmm. and we have the retro. So, if we call it antique, it should be at least 100 years old above. Mm-hmm. Ah. That's what we call antique. Kasi yan ang ano natin na minsan sasabihin, pag nakakita lang ng luma, uy, antique na. No, no, mali tayo doon. It should be 100 years old above. Then you can call it antique. Okay. Now, pag nakakita ka ng isang bagay na, for example, ito, sabi ko, oh, antique na to. No. Pero hindi. Kasi, so, anong dapat tawag dyan? Vintage. Vintage is below 100 years old to around siguro kung ako ano mga 1970s, early 70s, we still call it vintage. Oh, now we know mga audience. Yeah. Ang difference ng vintage, antique, and classic. And classic. Classics are those yung 80s above to 90s. Meron na kasi classic na yan. Classic lang sila. Classic. Okay. Okay? That's the definition eh. Kasi, lagi ako natatawa pag na, uy, antique to, antique, antique. No, 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 no. Sabi ko, 100 years old na ba yan? Di ba 100 years old yan? So, kung 100 years old, antique. Pag ano, vintage lang yan. Or repro. There are repro. Yung rene-reproduce. Ah. Ha? Di ba? Yeah. Halimbawa, something like radio. Mukhang luma, pero reproduce na siya. Ah, gawa na siya ng Marshall, something like that, pero itsura na. Parang kay Marshall ngayon na... Oh, yeah, yun. Nakita mo yon yung kay Marshall na parang ano, nareproduce na lang nila yon. Actually, original, may Marshall talagang sinauna. 70s mm-hmm. kasi, Marshalls na yan, 60s Marshalls na yan. Pero nagre-reproduce sila. So, those are reproduction. Yun. Yan. Para hindi tayo malito. Pinalaman na kayo, ha? Oh, nalilito kasi vintage, classic, and retro. Yan. Yan yung apat na klase. Oh, ayan, may telepono sa taas. Yan yung pag binagsakan ka ng telepono na para sa sakit. And that one, yung nasa left side na yan, yung green phone, mm-hmm. that's what we call the Cobra telephone. Cobra telephone kasi patayo lang siya. Mas nauna ba yan dun sa itin? Something like, hindi. Mga unang phone is meron tayo sa labas. Pero siya, yung kanyang dial, is nasa ilalim. Ang cute na yan eh, ang cute na. Ang cute na mga ganyang phone. Then, naging limited din siya yung phone na ganyan. Amazing. Ano yan nandiyan sa dulo na yan? Wow! Stereo rin. Yes, yes. With, pag in-open mo siya, parang mag-open yung harap na yan, meron siyang turntable. Ah, okay. Yes. It's a radio phono. If a radio with a turntable, they call it radio phono. Oh. Okay. Yan ganon. Weighing scale yan, nasa taas ng Yes, mga weighing scale. And that one, a candy store weighing scale yung nandoon. Mm-hmm. It's a candy store weighing scale. Hey. And this one is a carbide na. Parang lamp din siya na you're still using carbide. Yung kalburo rin. Ah, okay. Yung kalburo rin. Yeah, oo. Karamihan ang ginagawa. Muna, parang pwede kang mapaso. Yes, feeling mo lang. Pero hindi. Hmm. And ginagamit rin yan sa mining, sa nagmimina, something like that. Hmm. Yan parang ginagamit nila. So may camera din doon sa taas? Yes. Siyempre, yan yung mga classic. Pwede natin tawagin classic yon kasi Nicomat is mga siguro ito early 80s lumabas eh. Or late 70s, noong classic sila, classic. So, it's a projector. It's an 8mm movie projector. And, collectors, or yung magsisimula pang mag-collect, ito tip ko sa inyo. Pakinggan nyo ah. Meron tayo yung tinatawag na tuition fee. Bakit tuition fee? Bakit? Alam mo, diba? Ganito yan eh. Noong ako nagsisimula, kasama ko yung wife ko, hindi ako tumatawad eh. Kasi excited ako eh. Gusto ko magkaroon nito. So, binibili mo na lang agad? Binibili ko na lang even though na ang mahal. So, yun pala. Tips to ha? Oo, tandaan niyan. Alam, kasi sila siyempre, sanay na sila eh. Ako, newbie. Mm-hmm. Patol, bili, bayad. Yun pala. Nabili niya lang sa junk shop yun.
ng 5 pesos. Ibebenta sa akin ng 500 pesos. Uy, ang laki ng Ako naman eh. Gusto ko yun eh. Mm. Wala pa akong nakikita nun. Kasi, yung pee, bago. Ika-grab mo, diba? Ika-grab ko. That's what we call tuition pee. Dadaan kayo dyan, maniwala kayo sa akin. Any collector na magsisimula, dadaan kayo dyan. Lahat ng newbie. Papatol talaga kayo sa mga ganon. Pero, ngayon, nagiging matalino na dahil maraming nagtuturo. Take it from me. Ingat kayo. Basta kung kaya nyong i-bargain, ihagaw ang price, do it. Kasi yan lang, ano, tips yan. So, yun yung talagang, ano. Then, I started 2010. So, 9 years ngayon. Medyo yung mentor ko sabi, ang bilis mo. Mabilis ako naka-accumulate ng item. Mm-hmm. Okay, pero ngayon, another thing, mahirap na sa Pilipinas makaipon. Kasi, karamihan sa kolektor, parang ako, isang kolektor, nagiging hoarder na rin. Ayaw na maglabas ng item. Oo. So, wala nang umiikot sa market ng item. They've been hoard by those collectors. Mm. Hawak-hawak ako. Ultimo na nandito eh. Hindi ko mailabas eh. Hindi ko ano. Anything. Kompleto. From razor, nail cutter. Oh, pati nail cutter ha? Yes, kutsara. Lahat dyan natatabi ko yan. Hinuhoard ko siya ngayon. Dapat hanapin dyan yung mga lola natin eh. Yeah. Mga tinatago. Ang problema lang, ang ating thing. Ito ba? Maraming nagsasabi sa akin pag nakakita, uy, ang meron kaming ganyan dati. Oh, nasa na? Tinapo na namin eh. Sayang! Diba gano'n? Oh. Diba? Kahit ikaw, tanungin kita eh. O lola mo, tatanungin natin, oh, wala, yung ano, ay, may plancha akong ganyan dati. Nasa na? Wala na, pinamigay ko na lang. Diba? Yun ang problema natin. Ako, merong isang natira lang sa akin na naging heirloom ng pamilya namin. It's the wall clock. Na it's inside my room. Mm. Wall clock siya, na inside my room. Yun lang talagang, parang, yun lang heirloom namin. Sabi ko nga, kasi yung iba, tinapon. Oo, pagsira, tinatapon. Ano na, yun na nga ang problema. Marami kang may experience or may i-encounter na tao. Ay, antik, marami kami yan. Ay, nasa na? Wala na. Yeah. Yan ang catch dun eh. So, sabi ko, now, kaya gusto kong i-educate yung mga bata. Kasi sila yung magiging next generation. Mm-hmm. Na makikita, ay, ganyan pala, nakukulit pala, pwede pala magkulit, pwede pala ipunan. Alam nyo ba na kung ano man yung gamit natin ngayon, yung modern, yung mga cellphone na yan, time will come. Antik na yan. Or vintage na yan. Tama. Diba? Itago mo. Kung, kaysa naman itapon mo, basagin mo, o sirain mo, tago mo na lang. Kaso kailangan may space kang pantago. Yes. Well, kailangan mo na lugar. Oo, oh, lugar. Kaya nga dito, para tayong mga, nagsisiksigan talaga tayo doon. Pero dati siguro, dati itong lugar ko, kahit papano ha, kilos kami, but right now, medyo hirap. Well, I appreciate kasi stress reliever din. Stress pagka reliever. Nagagawa mo, nakita yes, mo yung mga yes, gusto mo. Tama. Oh. Kumbaga doon ka nag-e-enjoy it. Yes. So doon mo i-release lahat ng mga stress. Bad vibes mo. Yes. And sasabihin, may question pa dyan. Mga question. Diba? Karamihan dyan, patay na may-ari. Diba? Number one question yun eh. Hindi ka ba natatakot sa mga item mo? Karamihan dyan. Gumalaw. I'll tell you one thing. Oh,